Magandang umaga po sa lahat sa ating mga presensyonan sa ating YouTube channel. Kumusta? Ang kapayapaan ng Panginoon Diyos na may suma sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Pinipaling ko sa tumaka na bastulik ng Rusko Institutional. Mga batid, sa oras na ito, pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na ipatay pinabayaan ng Diyos. Patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin dahil sa bawat araw ito talaga ang nais ng Panginoon na matuto tayo sa ating pamuhay. Sana tayo parusahan mga batid. Sapagkat na isang Panginoon na hindi tayo mapahamak, sana makamit tayo ng pagsisi at talikod tayo sa masamang pamuhay. Kaya yan po ang dapat natin gagawin na tayo talaga ay maging masunurin, no, sa ating Panginoon. Sana po ay hindi po tayo maligaw, no, na sanlimutan sa bawat araw. Sana talaga ay ang salita ng Diyos ay bigyan natin ng pagkataon. Dahil alay ng Diyos sa atin, napakabuti po. Ay sa Panginoon na matuto tayo. Kapatid, sa bawat araw, sa ating pamuhay, ay sa Panginoon na hindi po tayo parusahan. Ang nais ng Panginoon na sa araw ng kanyang pagparito ay makasama tayo mga batid. Makasama tayo sa ating Panginoon sa kanyang kwalatian dahil yan po ang napakahalaga, no, na makakamit tayo ng buhay na walang hanggang. Kapatid, sana po ay huwag sayangin ang pagkataon sa ating panahon ngayon na ito po ang natira na panahon natin ay malaga po ito. Napakahalaga po ito mga kapatid, no, sa ating panahon ngayon. Napakahalaga na malaman natin ang salita ng Diyos, paano tayo matuto ng kanyang salita, mga batid, at paano tayo na magkakamit, no, ng tunay na kaligtasan. Walang ibang mga batid, dito lang po sa salita ng Diyos na ating pinapangaral. Kaya sana mga batid, huwag tayong magsawa sa bawat araw na ginawa natin na itong mga salita ng Diyos ay ating pinaapaabot po sa buong sanlibutan. Sa Facebook, sa YouTube channel ay pinapabot natin ang mensahe ng Diyos na may kapayapaan po ay sama sa atin at habag mula sa atin Panginoong Kristo. Yung mga batid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos kahit na po sa ating pagkukulang, sa ating pagkamali ay hindi pinabayaan ng Diyos dahil ang Diyos ay mapagbiyaya, no? Ayaw ang Panginoon talaga na mapahamak tayo, kaya hanggang ngayon ang biyaya ng Diyos ay nakamta natin para hindi po tayo pagwikaan niya sa kanya pagparito. Yan po ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8 na iingatan tayo ng Panginoon, ang Panginoon magpatatag sa atin hanggang sa kanya pagparito upang wag tayong pagwikaan. Kaya mga patid, yan po ang sinabi ng Biblia. Kaya napakaliwanag po ng banaklat na hindi po tayo ang magsisikap para maligtas tayo. Ang Diyos po ang humawak ng paraan. Kaya ito mga live natin sa YouTube channel, sa Facebook ay ating ginagawa ito mga kapatid para po na mapabot natin ang mensahe ng Diyos. Kaya yun po pinakamalaga ngayon na sana po ay matuto tayo. Sana po ay matuto tayo sa bawat araw paano talaga ang kalooban ng Diyos para makapaghanda po tayo sa ating pagharap sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Maraming paraan po ang Diyos tulad ng YouTube channel, Facebook, ginagamit ito ng Panginoon para po na mapabot ang mensahe niya. At maraming nagamit na YouTube, Facebook para din na sabihin natin meron silang sariling kapakanan. Pero hindi po mga patid na isang Diyos na dyan natin nakapokus sa mga bagay na may katapusan. Na isang Panginoon na makakamit din tayo ng buhay na walang hanggang. Kasi yung pang mahalaga mga patid, yung pang mahalaga sa harapan ng Diyos na makakamit ng buhay na walang hanggang. Kaya hanggang ngayon, ang Panginoon ay tinuturuan po tayo paano po tayo mamuhay na mapayapa at may pag-asa po tungkol ng kaligtasan. Now, hindi naman sinasabi na ang reliyon yung mali, ang reliyon ko ang tama. Ang mga kapatid, ang dapat natin tanggapin na marami po tayong pagkukulang. At dahil dyan mga kapatid, na isang Panginoon talaga na matuto tayo. Matuto tayo sa tamang pamuhay sa bawat araw upang huwag tayong hatulan ng Panginoon sa araw ng kanyang pagparito. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Ayon ang Panginoon talaga na ipahamak tayo. Yung po ang dahilan ngayon na kahit na po sa ganito na paraan tayo po nagbabiyahe,
ay ginagamit natin ang mga minuto para po na mapabot natin ang mensahe ng Diyos. So maganda lang tayo palagi sapagkat natin alam magparito ng Panginoon. Yung mga kapatid, sinabi niya sa Mateo, Kabanata 24, talata 42, na maghanda kayo kasi hindi niyo alam ang pagparito ng inyong Panginoon. So maganda lang po tayo sapagkat kung kamatayan na mauna sa atin, umabot natin ng Panginoon, importante na handa na tayo. Sapagkat sa pagparito niya, may kasamang apoy, mga kapatid. May kasamang apoy po. Ang kanyang pagparito, may kasamang apoy at tutupukin ang kanyang mga kaaway. Ngayon mga kapatid, na sabihin natin ano ba ang ating katayuan ngayon, karunungan ngayon dito sa limutan, mag-ingat lang po tayo na sana po na itong ating nakamtan ngayon na pangunawa ayon po sa salita ng Diyos ay hindi po tayo maligaw. Dahil ang Diablo, gumagamit ng bulaan propeta, bulaan apostol, bulaan mga pastor. So, naghanap ang paraan ng Diablo din na sa pamagitan po ng Biblia ay magligaw po siya. Kasi sa unang panahon, ang puno ng kahoy ng bunga na yan ay namatay po ang ating nuno. Ganun pa rin ang Biblia ngayon. Alam ng Diablo na ang Biblia, nagtuturo po ito ng direksyon ng buhay natin para magagamit tayo ng kaligtasan. At itong ginamit ng Diablo ang Biblia para din maligaw ang tao. Kaya napaka-utak po ng Diablo, sabi ng Panginoon sa Mateo, Kabanata 10, talata 16, na maging matalino kayo gaya ng ahas. Kasi kung malamangan tayo ng ahas, maliligaw talaga tayo. So kung matalino ang ahas, mas matalino din tayo. Ang talino natin galing sa Diyos, kasi ang talino ng bulaan propeta at bulaan pastor at mga bulaan apostol galing sa ahas yan, kung demonyo. Na mas matalino ang Diyos na ating pinaglingkuran, na ibigay po sa atin ng karunungan para sa bawat araw hindi po tayo mapahamak. Kasi ang nais ng Panginoon talaga na magkakamit tayo ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Na hindi natin alam mga kapatid ang kailangan ng buhay natin o mabutin tayo ng Panginoon, ay importante maghanda po tayo. Maghanda po tayo palagi sapagkat ang nais ng Panginoon talaga maligtasan lahat ng tao. Ayon po sa 1 Timothy chapter 2 in verse 4. Kabanata 2, talata 4, na nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. So yan mga kapatid ang nais ng Panginoon. Kasi ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin, hindi po relihiyon. Kasi bawat relihiyon ngayon may Biblia talaga. Pero ang katotohanan po ang nagpapalaya sa atin. Example natin, matagal na tayo sa samahan, relihiyon. Pero ang aral nila, yun lang po sinusunod natin, natin alam sa Biblia, kung yun sinusunod natin, may basihan ba sa Biblia? Kasi kung wala sa Biblia yan, huwag tayong susunod. Sapagkat kapahamakan po ating kantungan. Now, tulad ngayon, kung alipin tayo ng relihiyon hanggang ngayon, tayo po ay nangapo na. Kung nagkaedad na tayo ngayon na mataas na panahon, alipin tayo ng relihiyon, doctrine, tradition, alituntunin, na hindi pala ito'y kalooban ng Diyos. Dapat alam natin ito. So pagkapag natin alam, hindi mapalaya. Sunod pa rin tayo ng sunod. So pag sinabi siya dyan, 8:32, "In ye will know the truth, and the truth shall make you free." Now, malalaman ang iyong katotohanan, ang katotohanan palaya po sa inyo. So, paano ito mapalaya sa isang samahan na sunod tayo ng doktrina kahit wala sa Biblia? Kung alam natin. Kung alam natin ang katotohanan. So, mapalaya na tayo. Ibig sabihin, humulay na tayo sa kanila sapagkat mapahalag pala tayo. So, kaya ibig sabihin mga kapatid na ang pastor ng Diablo nagkukunwari ayon po sa 2 Corinthians in chapter 11 verse 15 na hindi kataka-taka ang kanyang mga ministro nagkukunwari ng ministro ng katuwiran. Pero, ang kanilang kantungan sa araw ng hatol ay ang kapahamakan. So, akala mo, ministro sila, Biblia ang ginagamit kasi walang pastor ngayon na sila ang gumawa ng Biblia. Ang pastor ngayon, ang Biblia talaga ng gawa ng apostol, sinuot apostol ang kanilang ginagamit. Pero bakit tinatawag na mga bulaan mga ministro? Kasi ginamit niya ang Biblia, pero ang aral nila may kaibahan sa apostolis. So mag-ingat po tayo kapatid. Mag-ingat po tayo dyan kapatid. Sapagkat ganun ang karunong ng Diablo. Kung dati patay na talaga tayo sa ano, puro bunga ng purong kahoy na yan, na ginamit, sinabi ng Panginoon kay Adan, huwag kayong kakain ng bunga na yan, mamatay kayo. Ang sabi ng Diyos, mamatay. Ang sabi ng Diablo. Kaya mga kapatid ngayon, ginamit din ng Panginoon ang Biblia ngayon para po tayo turuan sa tamang pamuhay para malaman natin ang totoong pamuhay Kristiyano. At yan din ang ginamit ng Diablo ngayon, gumamit siya ng bulaang propeta, bulaang apostol, bulaang pastor para po magligaw din sa pagitan ng Biblia. Now, tandaan po natin, isa lang po ang pakay ng Diablo. Mga kapatid, gaya-gaya lang po ang Diablo. Kung sa pagitan ng Biblia ay maligtas tayo sa salita ng Diyos, yan ang ginagamit ng Diablo para magligaw. Magligaw ng ating pananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Hindi po lahat ng nagamit ng Biblia ay talagang maniwala tayo kaagad
Kahit ako sinabi ko ba na maniwala kayo kagad, tingnan ninyo ang aral natin kung may basihan sa Biblia para makapaniwala kayo. Huwag kayong maniwala sa sabi ko kung wala sa Biblia. Kaya ating aral, may basihan sa Biblia. Ang tinuturo natin, makikita talaga sa Biblia. Diba, sinabi ng Panginoon sa Genesis, Kabanata 2, Talata 16-17, na nasabi niya sa tao, Adan, dito sa palibot ng halamanan, makakain kayo ng bunga ng kahoy. Pero ito sa gitna, ang pagkilala mabuti at masama, huwag kayong kakain. Sapagkat sa araw na kakain kayo, mamatay kayo. Yun po yung sinasabi ng Panginoon kay Adan. Sa Genesis, Kabanata 2, Talata 16-17. Na ang sinabi ng Diablo, mga kapatid, diyan po sa Genesis, Kabanata 3, Talata 2 hanggang po sa 5. Tunay nga ang sabi ng Diablo sa Genesis chapter 3, verse 2, tunay nga, sinabi ng Panginoon, hindi kayo makakain sa lahat ng halamanan, bunga ng halaman ito sa tanaman. Ang sabi ng babae sa verse 3, hindi, makakain kami dito sa palibot ng halamanan, pero itong sa gitna, sa bunga ng kahoy ng pagkilala, mabuti at masama, huwag kami kakain. Sapagkat kakain kayo, mamatay kami. Ang sabi sa verse 4 ng Diablo, sa verse chapter 3, verse 4 sa Genesis, hindi kayo mamatay. Tunay nga, hindi ko mamatay. Ang sabi sa verse 5, sapagkat alam ng Diyos, sa oras kakain kayo ng bunga ng kahoy na yan, ay matutulad kayo ng Diyos. Pero walang sinabi ng Diyos, matutulad kayo sa akin. So, nagdagdag po ang Diablo. Ang sabi ng Diablo, kapag sa oras kakain kayo, mamatay kayo. Pero ang sabi, dinagdagan ng Diablo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Sa oras kakain kayo, matutulad kayo ng Diyos. Pero walang sinabi ang Panginoon. Siya lang ang sabi, matutulad ka ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa oras kakain kayo, ang pagkilala sa mabuti at masama, huwag kayo kakain dito. Kapag kakain, mamatay kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Pero dinagdagan ng Diablo, alam ng Diyos. Pero walang sinabi ng Diyos, ha? Ang Diablo nagsabi dito, alam ng Diyos, sa oras kakain kayo, matutulad kayo ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoon sa Genesis 2:17, sa oras kakain kayo, mamamatay kayo. Hindi sinasabi na kung kakain kayo, matutulad kayo sa akin. So dinagdagan po ng Diablo. So ganun po ang term ng Diablo, dagdag, bawas. Yun po ang ugali ng Diablo, dagdag, bawas. Ang sinabi mo, mamatay kayo, ang sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. Diba? Dinagdagan. Ang sabi mo, mamatay, dinagdagan niya, hindi ka mamatay. Diba? Ang term ng Diablo ngayon, dagdag bawas ng aral. Para ang tao malito. Hallelujah. Para malito ang tao. Kaya mag-ingat tayo sa dagdag bawas ng aral. Ang pinagbawal, sinangayunan, ang sinangayunan, pinagbawal. Diba? Pinagbawal ng Diyos, sinangayunan ng Diablo, hindi ka mamatay. Pero ang sabi mo yun, mamatay kayo. Dinagdagan ang Diablo, sapagkat alam ng Diyos, sa oras kakain kayo, matutulad kayo ng Diyos. Makilala mabuti at masama. No? So ang Diablo, gawa-gawa din siya. Nakasulat sa Biblia nga ang kanyang salita. No? Nakasulat sa Biblia ang salita ng Diablo. Napakaano sa Genesis 3:5, di ba ang sabi ng Diablo? Alam ng Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos yan. Siya ang sabi dyan. Alam ng Diyos. Sa oras kakain kayo, matutulad kayo ng Diyos. Makilala mabuti at masama. Oh. Gumagaya, di ba? Nandiyan pa rin mabuti at masama. Gumagaya pa rin ng Diablo. Pero nagpapahamak na pala sa atin ni Nuno. Yan, mga kapatid, ang kalagayan natin sa limutan ngayon. Mag-ingat po tayo. Pahuli ang lahat. Kung alipin tayo ng reliyon ngayon, dapat alam natin ang mga lituntunin, mga tradisyon, doktrina, kung ito talaga ay may basihan sa Biblia. Sapagkat ang hatol natin nasa ating gawa. Ngayon, kung ang ginagawa natin wala sa Biblia, nagpas na po tayo. So, ibig sabihin, parusa na po ang ating kantungan. Yan, ibig sabihin, mga kapatid. Sayang naman. Nagpapagod tayo na magsamba, makikinig na salita ng Diyos, pero ating sinusunod, doktrina pa rin ng tao. So, walang kabuluhan ng pagsamba. Ayon sa Mars, kung Marcos, Kabanata 7, Talata 7, walang kabuluhan ang kailang pagsamba sa akin dahil ang kailang aral ay aral lang ng mga tao, kung tradisyon lang ng mga tao, hindi sa Diyos. Kaya walang kabuluhan ng pagsamba. Pagising ka man ng umaga, madaling araw, para ka sumamba, pero walang kabuluhan niyang kapatid. Ang pagsamba natin ay ayon lang po sa doktrina, alituntunin, o tradisyon ng tao. Pudula tayo. Natin alam, mga kapatid, kung itong ginawa natin, alituntunin ng tao, hindi sa Panginoon. Mali ba kung sa Panginoon, sundin natin.
Kasi may kasama po yan na ano, pagpapala. Pero kung ating ginagawa, wala sa Biblia, parusa po yan. Sapagkat sinabi po sa Pahayag chapter 22 verse 18 to 19, ang sabi niya po sa Lord, binabalaan ko. Binabalaan ko ang mabasa sa aklat ng propesya sa aklat na ito. Kung sino magdagdag na nakasulat ito, dagdagan ang kanyang salot. Kung sino magbawas na nakasulat ito sa banal na aklat, ay kukunin ang kanyang bahagi doon sa kaharian ng langit. Wala tayong masahan niya kapatid. Kung ang ating sinusunod, dagdag bawas pala. Kung ang ating sinusunod, dagdag na pala ito. At naniniwala tayo sa bawas. No? Kasi pinalitan po ng Diablo ang mamatay ka. Sinabi, pinalitan po niya hindi mamatay. Diba? Maraming yan ang naggamit ng Biblia. Pero iba na po ang term, iba na po ang pagpunawa sa mga tao. Kaya nalito talaga ang mga tao. Kung sino talaga ang maliligtas. Ano kayang reliyon na tama? Dahil po sa aral, mga kapatid, nalito po ang salibutan sa aral. Yan ibig sabihin, mga kapatid. Kaya maraming nagtaka ngayon, Pastor, ang dami ng reliyon. Saan kayang reliyon na tama? Mga kapatid, kaya saan kang reliyon? Hindi pa siya na reliyon na maligtas tayo. Dito sa aral, maligtas tayo dito. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 2. Ang sabi sa Pablo na, mga kapatid, tinatrastas ko sa inyo ang salita ebanghelyo na pinapangaral ko sa inyo, na inyong pinanghawakan at tinatilihan. Sa verse 2, sa pagitan nito, ligtas kayo. Now, ligtas tayo, mga kapatid. Diyan po sa aral, hindi po sa reliyon. Kasi ang reliyon ngayon, dumadami nga, pero mag-ingat tayo sapagkat di naman masama kung lilipat ka sa reliyon. Kaya lang, ang nakakasama po kung ang reliyon po ang ating inaasahan. Yan ang masama po. Kasi kung reliyon ang asahan mo, hindi talaga lilipat, nandiyan ka na talaga kasi reliyon ang inaasahan mo. Pero kung alam mo na ang reliyon pala, ay hindi talaga basihan ng kaligtasan, kundi ang pagsunod ng kalooban ng Diyos, so kahit saan reliyon, pwede ka sumama. Kasi kaligtasan po ang nais natin, hindi po pumalaki o at pumataas po ng samahan. Kasi pag saan ka nakarinig ng katotohanan, doon tayo. Sa katotohanan tayo magkakaisa. Sapagkat sa katotohanan, mapalaya po tayo. Ibig sabihin, wala makapagsabihin natin turo sa atin ng mali. Hindi po tayo maalipin ng turo, aral nila kung alam natin ang katotohanan. Kasi madaling sabihin, hindi po tama yan, Brad. Hindi po tama yan, sister. Hindi tama. Kasi alam mo ang totoo. Pero hindi mo alam, sunod ka lang, sunod kahit mali. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mateo, Kabanata 15, Talata 14, kung ang isang bulag ay mag-akay pa ng isang bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. So yan, mga kapatid, kapwa sila mahulog sa hukay. Kung ang isang bulag, mag-akay pa ng isang bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. So talaga, mahulog tayo sa hukay talaga. Kung ang kapwa bulag, mag-akay pa ng isang bulag, dalawa sila mahulog sa hukay. Yan, mga kapatid, ang ibig sabihin. Mahulog sa hukay ang dalawa. Kaya, dapat alam natin, ito sinusunod natin na tradisyon, doktrina, alituntunin, ito talaga may basihan sa Biblia. Kaya sinabi ni Isaias, Kabanata 34, Talata 16, saliksikin at basahin ang kautusan ng Diyos, walang isang nakulangan. O, diba? Saliksikin, walang isang nakulangan ng harap ng kasama. Kailangan pala saliksikin. Paano saliksikin? Praise the Lord, amin lang tayo. Praise the Lord, amin, hallelujah. Praise the Lord, amin, hallelujah. Natin alam na itong amin-amin natin kasi nungalingan na pala. Kasi pag umamin ka, you are the agree. Is the truth. Speak to anyone. Yan, mga kapatid. Alam natin na totoo sinasabi ng bawat isa. So, kailangan natin malaman kung talagang totoo. Kasi pag sabi, amin, praise the Lord. Kung naunumaan mo. Kung hindi mo naman, amin-amin ka lang, parusahan ka dyan kasi umamin ka na kahit mali. No? Parusa ka dyan. Diba? Ganun lang po kasimple. Ang sabihin natin, karunungan ng Diyos, madali po tayong makakaintindi. Kasi ang Diyos nagpapaintindi, siya ang nagpaparinig ng hiwaga, siya din ang magpapaunawa ng hiwaga. Hindi ako, hindi tayo. Ang Diyos ang paunawa ng hiwaga na hindi maintindihan ng tao. Kaya nalito ang salimutan dahil po sa tradisyon, doktrina, alituntunin na hindi naman ito, mga kapatid, ayon sa Biblia. No? Mag-ingat tayo. Salamat, mga kapatid, sa iyong lahat na nakatingin sa ating premiere. God bless us all and bye-bye.